kung pagmamasdan, hindi mo akalaing maglalaman ng mga kontrabando ang mga package nito na galing Amerika. Pero dito pala itinago ang nasa 11 kilo ng Cebu na may street value na 74.8 million pesos. Ayon sa PDEA, dumating ang kahinahinalang kargamento noong isang araw mula sa California. Agad itong itinaan sa X-ray machine at pinasala sa K-9. Sa pamamagitan ng controlled delivery operation, natunto ng PDEA ang pinagdalahan ng mga package. Sinundan nila kung saan ito di-deliver. Otherwise, kung sa airport lang namin isisis, there are no arrest. There will be no file charges of anybody. Naaresto kahapon ang mga suspect na sina Dolores Lintag at Melchor Corocoto sa Paranaque, habang sina Daniel Hernandez at William De La Pisa ay sa Bacoor, Cavite nahuli. Tumanggi magbigay ng payag ang mga suspect na maharap sa kasong paglibag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sabi ng PDEA, ang nagsusupply ng droga ay bahagi raw ng International Drug Syndicate na nag-ooperate sa Amerika. The one operating the group, the International Drug Syndicate that operates, that mainly send Shabu from United States, where joint operations being conducted by Chinese and Mexicans. Uy! Uy! Bukod sa PDEA, maiting din ang kampanya kontra droga ng PNP. Sa Quezon City, nauwi sa inkwentro ang isinagawang bypass operation sa barangay Holy Spirit, na corner at napatay ng mga polis ang mga nanlaban umanong mga suspek na sina Robert Rivera at Randy Matias. Target na po namin yung matagal po namin target kasi sila yung mga hindi, sumukos, hindi sila sumukos sa namin yung sa Oplan Tokhang. Na-recover sa dalawa ang 10 sachet ng hinina lang shabu at 2 baril. Inaalam pa kung may kasabwat ang dalawa. Napatay rin sa bypass operation sa Pulilan, Bulacan ang nanlaban umanong lalaking kinilala lang sa alias na Roel. Nakuha sa kanya ang 1 baril at 11 sachet ng hinina lang shabu. Na-arresto naman sa bypass operation sa Santa Rosa, Laguna ang dating OFW na si Marisa Cordovis. Bagong operasyon, nakunan pa ng surveillance video si Cordovis habang bumabatak ng droga sa harap mismo ng kanyang 11 buwang gulang na anak. Na-recover sa kanyang bahay ang 1 sachet ng shabu at pinaggamitang drug paraphernalia. Agad sinagip ng mga polis ang sanggol. Aminado naman ang suspect sa kanyang nagawa. Inaalam na ng polisya kung sino ang kanyang supplier. Ay, na halaman na, no? Nakunan din ng surveillance video ang drug suspect na si Nathaniel Del Barrio habang nagtutulak sa Novaliches, Quezon City. Kasunod ng 1 linggong surveillance, nagsagawa ng bypass laban sa suspect. Dito na abutang umiiskor ng droga sa compound si Roland Gallardo. Hindi pa nagtagal, naaresto na ang target ng operasyon na si Del Barrio. Na-recover sa suspect ang bypass money at 6 na plastic na may lamang hinina lang shabu. Tototanggi naman siya sa paratang pero umamin ding kalaunan. Sa isa pang bahay na abutan ang isa pang target na pamangkin ni Nathan na si Mark Anthony Del Barrio at live-in partner nitong si Tony Rose Obispo. Nakuha rin mula sa kanila ang hinina lang shabu. Ang mga naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. John Consulta, GMA News.